Okay, we are live dito sa McDonald's Angono. Kasama ko si Ragnar. Medyo basa-basa yung coat niya kasi nag-ulan kanina. So medyo basa-basa dito sa McDonald's. Dito kami ngayon sa McDonald's at pinapamiliarize ko si Ragnar sa mga ganitong situation. Ayan. McDonald's kami. So pinapamiliarize ko siya sa mga tunog sa kalsada. Ayan. So very important yun sa mga dogs. He doesn't look stressed, pero medyo malayo-layo yung nilakad namin, kaya napagod siya. Kaya naka-down siya ngayon. Hey, Ragnar. What do you say, Ragnar? Okay ba dito? So, first time ni Ragnar magpunta sa ganitong lugar, kung saan may mga maraming sasakyan, and may mga ilaw-ilaw. Ayan, this video is sponsored by McDonald's. Hindi, joke lang. Pero nandito kami dahil ito'y malapit sa bahay at dito ko pinapamiliarize yung mga dogs ko. Kung gusto ko sila mapamiliarize sa maiingay at saka sa maraming mga nagdadaang mga tao, mga motorsiklo, tricycle, ayan, mga jeep, malalakas ang tunog. Hello, Ma'am Connie Aspiras. Hello, Sir Derwin Julio. Ma'am Nimpa Santos. Sa Bacolod pa pala si Sir Derwin, oh. Sir Vincent Estrebello. 5 months old po si Ragnar. Sir Mike Denny Quintana, good PM. Ma'am Rayan Raymundo, magandang gabi sa inyo. Ayan, Sir Derwin Julio, malaki na siya, Doc. Oh, ang bilis lumaki nito. Halos kasing laki na po niya si Logan eh. Tapos yung coat niya, dahil lang kapal, parang ang lapad-lapad niya kumpara kay La Logan. Hi, Ma'am Nilda Quaresma, watching from Los Angeles. Shoutout Sir JRT Rodil Borhal sa JRT Rodil Kennel. Salamat sa pag-share nito. Sir Rhea Reagan Jr. Santos, hello po. Ayan, so kasama ko ngayon si Ragnar at again, I'm familiarizing him sa mga ganitong mga lugar. It's very important, no, sa mga dogs. Mahalagang mahalaga sa mga dogs na lalo na kung inaasahan nyo sila magiging working dogs, na i-familiarize sa mga ganitong mga situations. Alam nyo yung pagtitrain sa mga aso, it's always circumstantial. Ibig ko sabihin, kung yung aso ay trained sa bahay setting tahimik, kung inaasahan niya siya magtrabaho tapos dadalhin niya sa ganitong lugar, baka hindi na siya marunong magtrabaho sa gusto niya trabaho. Kaya very important po sa amin sa Manalo Canine yung tinatawag po naming familiarization. Pinapamiliarize namin yung mga dogs namin sa iba't ibang mga eksena. Ano, Ragnar? Very good, Ragnar. Cute ba si Ragnar? Nakita niyo po ba yung tenga niya? So magaling na yung aircraft niya. Oops. Magaling na yung aircraft ni Ragnar. Ayan, oh. So maliliit na yung tenga niya. At tutubuan na po ng balahibo. Pero yan, anong masasabi niyo sa aircraft ni Ragnar? Okay po ba? Mahilig mangagat tong asong to, oh. Lagi nangangagat. Ha. Tika, lakad-lakad tayo, Ragnar. Hey. Shout out sa inyo, mga nanonood. Ma'am or Sir Choi Gabiola, pabili daw sa McDonald's. Anong dog daw ito? Sabi ni Sir John Robert Mateo. Super dog. Opo, ito ay dinidevelop kong breed, Giant Super Dogs.
cross siya ng Caucasian of Charka, cross ng Caucasian of Charka at saka ng Belgian Malinois. Ayan, so ikaw, po muna tayo dito at hindi ako makapagbasa. Sir Vincent Estrebello from Davao, Sir Derwin Julio, Joel Jaime, laki na daw agad. Opo, laking agad eh, bilis lumaki, SDN lang po yan, walang pinapakaing iba, walang supplements or whatsoever, SDN lang po yan. Jonathan Arevalo, hello daw kay Ragnar, hello daw Ragnar. Oh, yan, hello din daw sa inyo. Sir John Robert Mateo, ayan, tika. Kailan po announcement nyo sa nanalo sa giveaway ninyo? Kanina kinumusta ko kay Miss Mitzi. So ililista po ni Miss Mitzi sa giveaways. Jason William de Belen, grabe naman pogi, sarap iuwi doc. Ayan. Oo nga, sobrang pogi po nito. Very proud ako dito sa na-produce namin. Yung nanay niya nag-hit eh, pero hindi napastad. Sayang, si Tatiana nag-hit ulit, pero nakaligtaan nila na i-report sa akin. Ayan, Ma'am Connie Spiras. Teka, sino pa itong mga nagpapa-shoutout dito? Sorry ha, pero maliit lang kasi yung screen ko, naka-cellphone, kaya hindi ko mabasa lahat-lahat. Teka. Aha, inaanap yung mga babasahin ko pa. Oh, nakita siya doc pag aircraft yung tenga niya, sabi ni Sir Derwin Julio. Teka, teka, bilis. Ilang inches na po si Ragnar? Hindi ko po na-measure lately. Pero I would guess mga 23, 24 inches. Good evening, Ma'am Shasha Sonilio. Ma'am Annie Gepilago. Sir Aljur Duldulaw. Salamat po. Astig daw yung mga dogs ko. Thank you po. Derwin Julio. SDN yung gamit niya. Doc, ako rin. Opo, opo. Sir Kyle De Vera. Hello din po. Ma'am Christy Lakadman. Hi, Ragnar daw. Ano nga yun, Ragnar? Sabi ni Sir Tom, mga 24 po, siguro 23. Pogi ni Ragnar. Salamat, Sir Franco Pacheco II. Wow, tangkad. Tekan, ang bilis ng ano eh. Pumapalik siya mabilis. Resig Anglao, hello po. Sir Kyle De Vera, hello din po. Mashiya Ann, good evening. Kumusta? SDN, yay! Richie Durana, good evening. Pay Santiago. Ayan, opo, fan kayo ng Superdog. Salamat po, Ma'am Pei. Reagan Jr. Santos. Lakad ko araw-araw, Doc Abel. Opo, okay po, pero pagka mga puppies na ganito, huwag po masyado, kasi pagka 6 months below or kahit 1 year below, malalambot pa po yung mga epiphysis ng mga bones nila. Kaya relax-relax lang. Hindi dapat pinapatakbo ng nakakapagod masyado or pinapalakad masyado yung mga dogs na mga less than 1 year, kasi malalambot pa yung mga buto nila. Kaya hanggat gusto lang nila, takbo. Pero kung gusto na magpahinga, pahinga. Okay, ang hirap talaga magsalta pag naka-face mask. Kaya hindi ko na mabasa yung mga comments ninyo kasi puro usok na yung face mask ko. Ay, yung salamin ko. Okay, Ragnar, tara, lakad-lakad tayo doon. Hindi ako makabilis sa loob sa McDonald's. At saka umiiwas na ako sa junk food kasi kakagout na ako. Very comfortable naman si Ragnar sa paglalakad. Tingnan nyo. Oh, Ragnar. Oh, dito naman kaya tayo, Ragnar. Ha? Dito muna tayo. Sige, tambay muna kami ni Ragnar Bandarito. Sorry, medyo maalog po yung cellphone. Naglalakad kami. Pero pumuna nga tayo dito, Ragnar. Oops. Ayan, sir. Shoutout, Sir Reggie Eusebio. Ayan, shoutout po sa inyo. Sir Kire Osinius, good evening from Lubao, Pampanga. Wow. Ma'am Carmelita Budoy, kumusta po kayo? Sir Jefferson Crisologo, good evening po. Ayan, Ma'am Shean, sabi pa shoutout si Jeff Tala. Hello, Sir Jeff Tala, kumusta po kayo? Mike Makapugay, kumusta po? Martin Arellano ng Breed ng Dog. Salamat po, siya po ay Caucasian of Charka,
cross ng Belgian Malinois sa dinidevelop ko pong breed na Super Dog. So, member na po siya ng Super Dog breed. Quality Dog Food Super Dog, Ricky Gutierrez, thank you po. Nagmakdo si Ragnar, opo, Ma'am Nida Diaz. Oo, nagmakdo kami. Pero dito lang kami sa labas. Salamat, Sir Norbing Perez. Guwapo daw ni Ragnar. Umaambon na ngayon dito. Umaambon. JR Flores. Dok, okay lang ba Jack Russell? Patakbo-takbo ng 8 months old siya. Okay lang po. Wag lang po yung pagod na. Tapos, pinapatakbo niyo pa. Shout out, Sir Ayik Lagang Masayon. Oh. Okay. Dito kami sa McDonald's sa Angono, sa highway. Kung saan kami malapit nakatira. Magandang gabi, Sir Carl Angelo Lim from Guimaras. Pogi ni Ragnar, Sir Charles Valdez, thank you po. Ma'am Angel de Guzman, ang cute naman po ng dog niyo. Maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate kay Ragnar. Ayan, ang taba ni Ragnar, sabi ni Tom Salay Matienzo. Hindi po siya mataba actually, sir. Makapal yung balahibo niya, tapos malapad talaga yung frame niya. Pero SDN pagkain niya, kaya very muscular siya, malakas yung katawan po niya. Ano pa na dito? Good evening po sa inyong lahat, mga super doggers. O nga pala, kung hindi pa kayo nagpa-follow sa page natin, kung hindi pa kayo nagpa-follow, paki-follow po yung page natin sa Manalo K9 at saka sa YouTube natin, Manalo K9 din sa YouTube. Ayan, tingin natin ginagawa ni Ragnar. Anong kinakain mo? Norbing Perez, paano mag-avail ng puppy sa iyo? Mag-message lang po kayo sa page or may mag-a-assist na po sa inyo mga customer care agents natin. Ayan, hello po Ma'am Daday Dino Depol, dok, ganda ng dog nyo. Pa-shout out kay Miss Mirel. Hello Miss Mirel. Magandang gabi po Sir Depol. Maraming salamat din po. Teka, nag-ano. Shout out sa mga dog breeder ng Imus. Salamat Sir Kim Valdedara Aranzazu. Ma'am Chang Sabak Pacheco, ang pogi ni Ragnar. Salamat Miss Chang. Thank you. Rezel Robin Lahi po, Super Dog. Opo, yan po yung bagong breed ko na dinidevelop. Jen J, good evening, shout out sa anak niyo si Jermaine Lucas. Hello, Miss Jermaine. Teka, Sir Vincent Estrebello, ilang oras pwede dapat ilakad ang 4 months old na Belgian? Actually, yung mga ganyang kababata po, huwag niyo po munang palakarin ng hindi nila kaya. Laro-laro lang, takbo-takbo, pero pagpagod na, pagpahingahin niyo lang po. Baka mapilay. Baka stressed masyado yung mga buto nila. Kaya ito, kanina naglakad kami papunta dito. Almost 1 kilometer ang papunta dito. Hinay-hinay lang. Hinayaan ko lang siya. Good evening Sir Richie Durana. Teka, maano yung aking comments feed. Brails Caulfield Villasenor, shout out sa inyo. Bakit po walang SDS na charcoal? Ay, wala po ba? Shopee po lagi meron, tsaka sa Lazada, meron po palagi doon. Ma'am Nida. Hello Sir Pierre Gabriel Rafael Rett. Sir Derwin Julio, napanood ako Dok. Nanood pa ako Dok pagdating ni Ragnar sa bahay niyo at saka yung Rottweiler niyo pinadala sa kabila. Opo, ngayon, ang bilis lumaki ni Ragnar, no? Parang 1.5 months pa lang naman siya sa akin, pero ang bilis lumaki. Okay. Pa yung mga comments dito. Dok, so okay lang ba na magdamag bukas yung ilaw sa loob ng dog cage? Sabi ni Joe Marie Anthony. Okay lang naman po, pero mas maganda patay ang ilaw para po gumana yung kanilang mga hormones na panggabi, makapagpahinga sila ng maayos, and gumana yung kanilang pandinig, pangamoy, mas tumalas, kasi kung laging mata yung ginagamit nila, hindi na de-develop na maganda yung tenga nila at saka yung pangamoy. Okay, maganda, patay ang ilaw pagkagabi. That's my opinion lang. Gregor Garces, good evening din po. Dami natutunan sa inyo. Maraming salamat po. Isang karangalan po na makapagturo sa inyo ng kahit papanong mga kaalaman tungkol sa pag-aaso na napulot ko din naman sa tagal ko na rin sa pagdodogs. Magandang gabi Sir Carlo Nakita. Magandang gabi from Olonga po. Kumusta kayo dyan sa Olonga po? Wilfredo Cinco, ilang masa po yan? 5 months po. Ayan, SDN lang sa kalam.
Sabi ni Sir, uy, nag-scroll up. Daming nagpapa-shout out. Teka, hindi ko na mabasa lahat. Yasuji Yagi, paano maganda gamot sa naglalagas balahibo? Ay, teka. Nawala. Ah, ano ba to? Wow, wala yung mga binabasa ko. Ah, Ragnar, gagawin natin. Wow, wala. Pasensya na po kayo, ha. Doc, number one fan. Ako naman alokin na yung paisa naman t-shirt ninyo. Sabi ni Sir Lloyd Tobias. Oh, top fan. Thank you po, Sir Lloyd Tobias. Makisali po kayo sa mga games natin. Lagi po tayo nagbibigay ng mga t-shirt. Alejandro Paul Macalia Cruzado, shout out. Boy Casimiro the third, saan kayo ngayon, Doc? Pa-video ng kalsada. Eto, sir, oh. Eto, Sir Lloyd. Nandito kami sa kalsada Metro East. Diba, itong, tama ba? Metro East nga ba to? This is the road to Taytay. Eto naman, road to Binangonan. Ayan, nandito kami ngayon sa highway ng Angono. Highway ng Angono po ito. Sa Rizal, Philippines. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir Francis Lopez, SDN lang sa Kalam. Maraming salamat po, SDN lang. Magandang gabi, Sir Ricky Fernando from Nuvali, Laguna. Wow, sa osing lugar. Ganda dyan sa Nuvali. Elmer Santiago, all stages po bang SDN? Yes, sir, all stages, all breeds, all dogs. Alejandro Paul Bacalia Cruzado, shout out po sa inyo, Sir Alejandro. Nico Cementina, shout out po sa inyo, Sir Nico. Sir Charles Cruz, shout out po sa inyo. Sir Ken Gonzalez, shout out. Atlas Jaguar ET, Sari. Ah, Sari Tokyo, Brandy Luna, Lady. Vincent Estrebello, saan po ba makakabili ng t-shirt, Doc? Mag-message lang po kayo sa page natin. Available po yung mga t-shirts. Ang dami natin ngayon mga merchandise. Meron mga payong, tumbler, sando, kung ano-ano. Susunod na po yung mga brief. Okay. So, ito. Ezekiel Satore, ilang weeks po nagtatagal ang isang sakong SDN. Depende po sa laki ng aso ninyo at sa takaw niya. Yung Jack Russell Terrier po ng isang super dogger po tumagal ng 4 to 5 months. Jack Russell Terrier yon. 5 kilos SDN, tumagal ng 4 to 5 months. Ang galing, di ba? Sir Miguel, Mahinay, Doc, yung leash mo, pwede ba yan sa mga alaga ko? Opo, opo. Ayan, oh, matibay itong leash na to. Tingnan nyo, ha. Ayan, okay, reflectorized to. Kaya kahit gabi, tingnan nyo, ha. Pagka may flash ito, tingnan nyo, pag may flash yan, oh, nagre-reflect yan. Oh, teka, tingnan natin. Oh, di ba? Oh. Oh, galing, di ba? Nagre-reflectorize yan. Nilagyan ko ng flash. Kita nyo, umiilaw. Umiilaw yung mga super dog. Kaya safe kayo sa kalsada. Mas maganda yung visibility. Tapos, ito po, heavy duty po ito. Mabibili nyo po yan from our merch store. May hawakan dito. Ayan. Hawakan, kung gusto nyo hawakan mula sa collar. Brass ito, brass. Hindi kinakalawang. Kaya kahit umuulan, okay lang yan. Kasi hindi kinakalawang. Tapos, ano po ito, cobra. Kung gusto nyong buksan, gusto nyong tanggalin, binipindot lang yung magkabilang dulo nito. Ayan, so heavy duty po yan. Mga imported po yung mga materials niyan. Magaganda yung materials natin, military grade. Oops, teka lang, teka lang. Oops, oops, oops. Ahahaha. Okay, okay. Mahirap daw ang SDN sa Cagayan de Oro City. Wala daw siya mahanap, sabi ni Sir J.R. Flores. I-assist po namin kayo, sir. Meron din po sa Shopee, Lazada. Pwede po kayo doon tumingin. Teka, mahirap mag tingin ng mahirap tumingin ng comments kapag hawak-hawak ko yung isang kamay ko sa leash. Hawak ko yung cellphone sa kabilang kamay ko. Pasensya na po kayo kung hindi ko mabasa lahat. Sir, sana may bull cap din tsaka mag. Meron po, Sir Cruz Charles. Punta po kayo sa manalocanine.com sa merchandise store natin doon. Meron po kayong ma-order doon, Sir Cruz Charles. Shout out po ABAP Canine Bacolod Chapter. Ingat palagi, Sir Derwin Julio. Shout out sa ABAP Canine. Sir Roderick Concepcion Marubia from Tatala, Binongonan. Hello po, mga kabayan sa Rizal. Jack Del Rosario, good evening. Keith Young Chow, good evening, Pas.
Shoutout sa inyo, Sir Keith Yung Chow. Ayan yan, teka, pasensya na, hindi ko mabasa lahat. Okay lang po ba sinasamahan ko ng dog milk, yung SD na pinapakain ko? Wag na po ma'am, kasi inflammatory pa po yung milk. Hindi ko po rin i-recommend. Pero, syempre, it's your choice. Nilda Quaresma, ilang beses po dapat pakainin ng SDN ng aso? Adults po, once a day lang. Ito si Ragnar, dahil puppy pa siya, twice a day. Pero, ina-adlibitum ko siya minsan kapag, naiiwan niya yung food niya, hinahayaan ko lang na nandun. So, adlibitum ang nangyayari sa kanya. Pero, binibigyan ko siya ng food twice a day lang. Okay na po yun sa SDN. Belgian po ba yan? Ma'am Cherry Rico. Ma'am Cherry, ang tatay niya ay Belgian. Ang nanay niya ay Caucasian of Charka. This is a new breed. A new breed na tinatawag kong super dog breed. Giant super dogs. Magkakaroon kasi ng classification si mga super dog na. Depende sa size, depende sa purpose. Doc, may German Shepherd ka. Marami po. Marami po nasa Manalo Canine. Ang dami po namin German Shepherds. Pahingi puppy, isang Labrador puppy. Teka, hindi ko mabasa. May kinakain siya. Oh, wala na po. Sabi ni Sir Chris Gonzalez. Sir Elmer Santiago, highly recommended Super Dog Soap. Thank you po, thank you. Maganda po talaga yung Super Dog Soap. Eto si Ragnar, ilang beses pa lang napaliguan. Dalawang beses ko pa lang napaliguan using Super Dog Soap. Maganda po talaga. Malambot sa buhok, tsaka talagang matagal bumaho yung aso. Dapat ni Ragnar mismo talaga, SDN. Proud SDN user here for 1 and 3 months. Thank you, Sir Kenneth Gonzalez. Ma'am B. Mendoza Santos. Ah, teka, nawala yung comment ni Ma'am B. Santos. Good evening, ganda ng GSD black ninyo. Sir, nakuha po ako ng black. More power, sir. Thank you po, Ma'am Santos, or Sir B. Mendoza Santos. Nakakuha pala kayo ng black German Shepherd sa amin. Maganda po yung mga Black German Shepherds natin doon. 4 months, GSD lang napakain ng SDN. Kung ako po sa inyo, pakainin ko lang napakainin. Kapag lumambot ang dumi, tsaka lang ako magbabawas. Johnson, teka, wala na naman ha. Aha, teka, wala. Derwin Julio, GSD sa akin, Doc Lab at Husky. Ayan. Mula pagkabata, Belgian ko yung sabon niyang gamit. Saka po SDN, ganda ng itsura. Thank you po, Sir Herbert Helbert Ezekiel Satori. Meron po ba mga seller ng SDN sa Pasay? Meron po sa Pasay. Shoutout Sir Joe Marie Anthony. Salamat sa 35 stars. Wow. Glenn Adalo, Doc Abel, yung mga vlog naman po sana kayo about sa mga lamok. Yung delikado po sa mga dog natin from Agusan del Norte. Yung mga lamok po ay nakaka-transmit ng tinatawag na heartworm, yung Dirofilaria emitis, na ano po yun, nagkakos po ng coughing, clogging sa lung, sa heart, at ito po. Kaya maganda po magbigay kayo ng mga preventives, ng heartworm preventives sa mga dogs po ninyo. How much register sa ICGD? Sir Mark Arnel Pancho, 500 pesos lang po per dog. Yung membership po, 500 lang. One time lang po yun, lifetime, walang renewal. Ang ganda po ng website natin, pasyalan nyo po yung icgd.manalocanine.com. Ang ganda ng website natin, dinidevelop pa natin, dinidevelop para matuwa talaga yung mga dog owners and breeders, tsaka lahat ng mga nagharap ng mga aso. Salamat Sir Mark Joseph Mara. Magkano yung chihuahua? Hindi ko po alam eh. Hindi po ako nagbebenta ng chihuahua. Ay, Miss Kim Miranda. Hello po, Miss Kim. Nagtatrabaho ka pala ngayon. Galing-galing, sipag-sipag. Sir Vincent Estrebello, kumusta po kayo? Helbert Stilio. Ayan, nagbebenta ba kami ng German Shepherd Puppy? Opo, Sir Alejandro Cruzado. Meron po tayo doon, mga black, ang gaganda. Ayan, Julia Tobias Sayo sa Manika po, 10 outlet niyo po. Manika o baka Marikina. I-message po kayo ng mga CCAs natin. Diba ano, Ragnar? Uy, kinis ako ni Ragnar. Teka, nawala. Hello po, Sir Josephus Lechoncito, Sir Jansen C. Cox, Cos Jean. Teka, magsasawa na kayo sa mukha ko. Ito lang kay Ragnar.
Ayan. Si Ragnar, sinasanay ko sa mga sasakyan. Oh, diyan ka lang, Ragnar. Dito ka lang, sa tabi ko. Ano, Ragnar? Tsaka yung ngipin niya tumubo na, oh. Oh. Oops, oops, oops. Patingin, patingin. Yan, oh. Diba? Hindi na baby tooth yung pangil niya. Pang adulto na yung pangil niya. Kalalabas lang, mga 2 weeks ago. Ayan, oh. Hindi pa masyadong mahaba. Pero malalaki na yung pangil niya. Okay, teka, pasensya na kayo. Hindi ko mabasa yung mga comments. Ayun, nakakita siya ng pusa. Nakita si Ragnar ng pusa. So, nagga-growl siya. Nararamdaman ko yung vibration dito. Papagalitan ko. Hits! Leave it! Okay, very good. No? Ayoko kasi na magalit sila sa pusa dahil may pusa na ako sa bahay. Si Scarlett. Oh, gusto ko sila maging familiar na ngayon sa mga pusa. Kaya, ayun. Pag nagga-growl, napagalitan ko. Hey, leave it. It's okay, ha? Leave it. It's okay. Hey! Very good. Very good. Hey, nagga-growl. No! Leave it. Makahol, hey! No! So pagka ganyan, usually naman yan dahil gusto lang niya makipaglaro. Pero if you want the dog to be tolerant ng mga pusa, hindi dapat inaalaw. Kasi sa ibang aso, ganyan din siya. Sa ibang aso, gusto lang niya actually makipaglaro. Hindi pa siya familiar talaga kung anong klaseng hayop yung mga yan, yung pusa. Pero dapat masanay na siya at hindi siya mag-react aggressively. Kung gusto niya maging good citizen yung aso niyo, kung gusto niya maging well-behaved, huwag niyo ito tolerate yung mga ganon. Iko-correct po natin yan. Leave it. It's okay. It's alright. It's okay. Good boy. No. Nagka-growl eh. Oops. Nagka-growl siya. Sige, palapitin natin. O sige, tika, lapitin mo. Pero pag tumakbo kasi yung pusa, natitrigger kasi yung prey drive nila. Kapag tumakbo, eh, leave it. Pag tumakbo kasi yung pusa or ibang aso, natitrigger yung prey drive. Pag natrigger yung prey drive, mas lalo silang ano, nanggigigil, nagagalit, or ipapakita na aggression. Lumalabas yung prey drive nila. So, hindi ko inaalaw dapat yon. Kaso mahirap mag-training kapag hawak-hawak ko yung cellphone at in-entertain ko kayo. Okay. Pumulupot ka na dyan, Ragnar. Parang mas madali kong kontrolin pag gaganyan. Okay, again, we are here at McDonald's sa Angono. And kina-familiarize ko lang si Ragnar dito. Opo, Sir Elmer, naka-aircraft po si Ragnar. In-aircraft po namin siya about 3 weeks ago. So, magaling na yung sugat. And tinutubuan na siya ng balahibod sa tenga. Okay, sorry po ah, hindi ko mabasa lahat ng mga lumalabas na comments kasi I'm doing multiple things here at once. I'm trying to familiarize Ragnar. Ni-training ko siyang konti para maging sociable. Pina-familiarize ko siya sa iba-ibang mga tunog, sa mga sasakyan. Sorry po kung medyo maugay yung video natin kasi nakatayo lang po ako, hawak-hawak ko po ng isang kamay ko. Thank you Miss Kim sa pag-assist, no, sa mga tanong. Salamat Miss Kim Miranda sa pagsagot sa mga tanong. Appreciated yan. Spring Waltz Regem Lois, hello po sa inyo. Opo, salamat sa nanonood na 201. Wow. Salamat po sa panonood ninyo sa aming paglalakad-lakad dito. Okay, we are here in public in front of McDonald's, Angono. And ako si Ragnar, pinapamiliarize ko siya sa maiingay. Ang ingay dito, kaya nagsistrain ako sa pagsasalita. Pasensya na kayo. Hindi ko kayo sinisigawan, pero kasi sumasapaw sa akin yung ingay sa paligid ko. I have to raise my voice a little bit.
yan, di ba? Yan ang mga jeepney dito. Mga jeep na malalakas ang mga muffler. Kailan kayo mawawala na yung mga ganyang masyado maiingay, no? Pero baka kultura na kasi natin yun, no? Kultura na ng mga Pilipino na maiingay talaga yung mga jeepney. Baka hindi na natin alisin yon. Baka hindi na yung jeepney kung hindi maiingay. Ma'am Marines Hernandez, shoutout from Chaong, Quezon. Sir Jordan William Presco, pinagtitinda ba sa Makati? Opo, may mag-a-assist po sa inyo, sir. SDN, the best dog food in the universe. Yan ang pagkain ni Ragnar. Ma'am Cherry, Consular Rico, may Belgian kami. Ano kayang pwedeng gamot? Lumabas ang ari ng Belgian namin. Lakas pati magregla. Oh, nagregla, lumabas yung ari. Paano lumabas yung ari tapos nagregla? Ano po yun? Lalaki ba yun o babae? Pag nagregla malakas, pasalamat na rin kayo kasi yung iba, hirap na hirap pareglayin yung aso nila. Pero kung sobrang dugo, pag durugo, dalhin nyo na po sa vet, baka maubusan ng dugo. Ma'am San Retuya, thank you. Paano makontakt si Miss Joanna Raffles? Mag-message lang po kayo sa page natin. Ayan, from Israel ka pala, Sir Miguel, ano? Sir Liugim Yaniham. Ayan, from Israel pa pala si Sir Miguel. Kumusta kayo dyan sa Israel? Sir John Paul Desinganyo, pwede mag-dog kahit nanghihila. Opo, kung gusto nyo turuan huwag manghila, may mga tips po tayo dyan. Sorry. Jason Pebs, Delumen, hello sa mga taga-Batangas. Pwede ka dyan sa aggressive na tuta. Meron po akong video dyan. I-search nyo lang po sa YouTube. Manalo K9 Biting Puppy. Makikita nyo na po yung video na yun. Cheryl Badillas, shout out from Davao, Cabantian. Hi Miss Cheryl. Hi Ma'am Juby Avellaneda. Hello po Ma'am Juby. Kumusta po kayong lahat? Yan. Salamat po sa salamat sa panonood sa amin dito sa harapan ng McDonald's sa Angono. Dito kami sa McDonald's sa Angono ni Ragnar, my super dog puppy. Ayan, naaliw si Ragnar, tumingin ng mga sasakyan. Ayan, sabi niya, kailan kaya ako magkakaroon ng kotse? Ayun, no? Titignan niyo. Kailan kaya ako magkakakotsing ganun? Ano, Ragnar? Anong natipuan mo dyan kagat? Anong gusto mo dyan sa mga kotse na yan? Ayun. Sir Rolando Pandoho, kumusta? Naabutan niyo na yung live? Opo, opo. Teka lang po ha, bababa ako dito. Pasensya na po kayo at magalaw ang video natin kasi nasa kalsada po tayo. Lakad-lakad kami dito ni Ragnar habang pinapamiliarize ko siya sa mga sights and sounds. Dika, lakad naman tayo doon sa gasolinahan, Ragnar. Lakad kami doon, puntang Sea Oil. Yan, salamat sa pagsama sa amin dito sa aming munting training exercise. Okay, dito tayo. Teka, suotin ko pala yung aking face mask. Okay, this portion is brought to you by 7-Eleven and Sea Oil. Not really. Okay, so eto naman. So, dinadala ko dito yung mga dogs ko. Ayan nga pala, shout out kay Chardy Ang. May-ari niyan, Milk and Brew. No? Gustong gusto ng mga anak ko yung ano diyan, iced tea sa Milk and Brew. Tapos meron ditong potato corner. Ayan, sa kaibigan ko yan, si Chardy Ang. Ayan, it's a dog person din yon. Sa kanya yung Dog Avenue na yun, oh. Dog Supply Store yan. Ayan, so, shout out Chardy. Okay, so, nasa bagong location naman tayo para ma-familiarize ko itong si Ragnar naman dito. Siyempre, iba yung amoy doon sa McDonald's. Iba rin yung amoy dito sa gasolinahan. And iba yung mga ma-experience niya dito. Same din, maingay din.
Kaya maganda na masanay sa ingay yung aso para hindi siya nagigitla kapag kami mga loud sounds. Alright, so dito muna tayo. Tambay-tambay lang tayo dito para ma-absorb lang ni Ragnar yung environment. Yan, may naglalakad na nag-exercise. Oh, wow. Mukhang mag-gym siya. Ano, Ragnar? Yan, naimik lang si Ragnar. Nakaupo lang. Ang gusto ko dito sa crossbred ko na to, nakuha niya yung size ng Caucasian of Charka, I think. Yung coat, yung looks. Pero hindi siya kasing tamad ng mga Caucasian of Charka. Hindi siya kasing inactive ng mga Caucasian of Charka. Halos nakuha niya yung ugali ni Bukol na lakad ng lakad. Ayan, kasi pag magko-crossbreed ka ng aso, maaaring makuha niya yung mga traits niya mula sa nanay, maaaring makuha niya yung traits niya mula sa tatay, or a combination of both. Or may lalabas ng mga recessives. Ayan, so familiarization lang tayo dito. Ayan, familiarization lang. Nayaan ko lang siyang umamoy-amoy. Ayan. Hindi naman makabili. Paamoy-amoy. Hindi makapanood ng sine. Ayan. So, yan ang gusto ng mga aso. Marami silang naamoy. Kung tayo, mahilig tayo mag-sightseeing. Pagka namamasyal tayo sa ibang lugar, sightseeing, sightseeing. Sila naman, pag pupunta sila sa isang lugar, yan ang gustong gusto nila. Pag sa tao, sightseeing, sa aso, siguro scent-smelling, no? Scent-smelling! Scent-smelling! Yan, kung sa tao, may bago na akong term, ha? Bagong term yon. Kung sa tao, may sightseeing, sa aso, may scent-smelling. Ayos ba? Dami ko na imbento, no? Okay guys, kumusta kayo? Teka, magbasa akong konti. Hi, I'm Miss Kim Miranda. Ingat po kayo, salamat. Sir Derwin Julio, ganda ng balahibo niya. Salamat po Ma'am Juliet Sayo. And nyo rin si Ragnar, guy nila Logan Bukol Bloki, Doc. Very intent ang pag-observe sa environment niya. Magandang observation po yan, Ma'am Juliet. Hello, Miss Lindsay Felix. Magandang gabi. Nagtatrabaho ka ba ngayon? Miss San Retuya. Thank you po. Salamat din, Miss San Retuya. Thank you. Para saan po, Ma'am San? Baka may kausap kayo, no? Ayan. Sir Sunny Remo. Shout out po. JFR Kennel ng Cuenca, Batangas. Ayun. Registered na ba ang kennel ninyo sa ICGD, guys? Kung meron kayong kennel, mag-register po kayo sa ICGD. Ang ganda ng ginagawa po natin para sa mga kennel pages natin. Maganda po talaga, magpa-register na po kayo. Magiging ano nyo na to, home base nyo na. Yung ICGD kennels. Hirap magsalita pagka maingay yung paligid, ano? Ayan. Magpa-register na po kayo sa ICGD. Kung may kennel po kayo, mapapakinabangan nyo po yung ginagawa natin sa ICGD. Pati yung mga stud dogs ninyo, kung meron kayong mga asong lalaki na ginagamit nyo for stud, no? Nagbebenta kayo ng stud services, nako, mag-ICGD na kayo kasi meron na po tayo ngayong stud page. Nandun po lahat ng mga available studs, pati presyo, pati contact details nyo. Excuse me po. Ipo-promote po natin, ipo-promote 'yon. Kaya kung meron kayong stud services, madali kayong mahahanap sa ICGD kasi meron na po tayong stud page ngayon. Okay, let's go back to our topic or subject. Nahayaan ko lang na mag-investigate dito si Logan sa harapan ng sea oil dito sa Angono. This sea oil is owned by my, hindi pa naman kami very good friend siguro, si Sir Mayor Jerry Calderon. Yan, sa kanya to. Kay Sir Mayor Jerry Calderon. I don't know if that's supposedly secret or public, pero lahat naman dito alam nila.
Sir Mayor Jerry Calderon, salamat po sa pagpapaganda nitong inyong gasolinahan. Dati kasi nabubulok na to eh. Yung gasolina to, ngayon gumanda na. No, let's go Ragnar. So kung pupunta po kayo doon, makakarating po kayo saglit lang dito lang sa SM Angono. Kung doon naman kayo papunta, papunta naman kayong SM Taytay. Yan ang mga landmarks dito. Okay, siguro maglakad na tayo papasok, no? Pabalik. Okay, so mukhang hindi naman siya pagod. Mukhang relax lang naman si Ragnar. Oh, dito naman tayo. Kaso delikado dyan sa may tabi ng highway. Banda dito na lang tayo, Ragnar. Nasaan ang mga pulis? Nandun sa 7-Eleven. Okay, ay. Giniba na pala yung building dito. Ano, Ragnar? Ang lapad ni Ragnar, pansinin niya mula sa ibabaw. Oh? Sa video, hindi masyadong halata, pero ang lapad-lapad niya sa totoo. Ayan, oh. Okay, lika dito, Ragnar. Teka lang, ha? Maglalakad lang po kami. Ponte, papunta dito. I-familiarize ko naman siya sa isang area dito na paborito kong i-familiarize ang mga dogs ko. Sa kakaibang tapakan dito. Kaso may tao dito. Okay, dito sa area na to, gustong-gusto kong dalhin yung mga aso ko dito kasi sobrang takot na takot sila. So pag mawala yung takot nila, ayan, so tingnan nyo ha. O, tingnan nyo yung gagawin ni Ragnar. So ako, haakbang na ako dito. Titignan ko ngayon, first time niya, titignan ko kung anong gagawin niya, kung tatawid ba siya dito. Kasi nakikita nyo yung ilalim, eh, oh. Na amoy-amoy niya, meron siyang, may kinukuha siya sa ilalim. No. So, titignan natin kung buo kagad ang loob niya. Pero usually, mga dogs, hindi nila gustong maglakad sa ganito kung hindi sila familiar. So, ang ginagawa ko, sinasadya ko na palakarin sila sa ganito para maging familiar sila sa iba-ibang footing. Ito, hindi naman masuray, hindi naman gumagalaw to, matibay naman yung footing na to. Actually, dinadaanan to ng mga tricycle. Pero, para sa aso, dahil malilit ang paa nila, madaling lumusot dyan. So, kailangan na mabuild ko muna yung confidence niya. Come here, Ragnar. Come here. Come on, Ragnar. Come here, Ragnar. Ayaw niya, ayaw. Ragnar. Ragnar. So, important, pagka ganito, ipa-familiarize mo yung aso mo sa ganitong tapakan, huwag mong takutin yung aso. Hayaan mo lang siya. Simula, I would like to take my time pagka nagpa-familiarize ako sa ng mga dogs na ganito. So, inayaan ko lang siya, amoy-amoy. Para hindi siya matroma. Para hindi siya matroma sa ganitong sitwasyon. Pwede ko nga gawin is dito lang ako. Ayaw niyang pumunta dito sa akin dahil natatakot siya. Hindi ko siya pipilitin, next day na lang. Pero minsan, pag gusto kong ma-expedite yung familiarization ng aso, kahit takot na takot siya, mawawala din naman yung takot na yon. Lalagay ko na lang siya, tingnan yung gagawin ko ha. So hindi naman to pagiging sadista. Ayan. Okay. Ayan, very good. So nagstay lang siya, nagdown siya. Kita niya yan. Pero wala siyang magawa kasi hinila ko siya. And the more na he spends time,
The more he spends time sa ganitong terrain, oh yan, natatakot siya talaga, oh. But the more he spends time sa ganito, mas mabilis na mawawala yung takot niya. Oops, natangga. Dumulas yung kanyang collar. Maluwag kasi yung pagkakabit ko. Ah! Okay, so normal po yan. Tignan nyo ang tsura niya. So normal yan. Ayan nyo lang. Kasi once na bumaba na ulit yung heart rate niya, ma-realize niya, hey, I'm not dying, I'm not hurt or anything. Diyan niya natututunan na yung ganitong train ay nothing to be afraid of. Kaso may tricycle, alika na Ragnar, kailangan naming umalis. Hala, hindi ka may ipit. Saglit lang po, ha. Pumasok sa loob. Ayan, lika. Come on. Very good boy. So it's very important. Praise. Good boy. A lot of praise. Positive experience dapat sa kanya. Very good. Ang galing-galing mo. Kahit hindi, di ba? Oh, wait. Sabi niya, pambira ka naman eh. Takot na dun eh. Bira ka, lika, uwi na tayo. Lika na. Oh. Takot ka ba doon, ha, Ragnar? Hindi, bale. Sige, next time na. Ako rin, nahihirapan ako kasi yung isang kamay ko nasa cellphone. Saka na tayo ulit, babalik doon. So, ganun ang ginagawa ko para masanay yung mga aso ko sa mga ganong footing. Pag masanay kasi sila, nakakatuwa kasi pwede mo nang dalhin yung aso mo kahit saan. Hindi sila natatakot. Hindi sila nag-aalangan sa mga ganong footing. Diba? So natutunan ko yung mga ganong mga training nung kasama ko sila Sir Bobet Atendido sa training group namin nila Benson, Kim Ann sa Antipolo, na natutunan nila yung mga ganong mga training kay Sir Al Rianto, ang aking mabuting kaibigan si Sir Al Rianto of Aso ni Al K9. And nagamit ko yung mga natutunan ko sa training na yon for many times na. Kina-apply din namin sa mga locana. If you're going to have your dogs trained for advanced obedience or advanced protection or sa detection pag canine, kailangan kasi yung mga aso, hindi sila takot sa kahit anumang terrain, kahit anumang mga sights and sounds. So we make sure na yung mga aso namin ay familiar sa iba-ibang footing, ingay, iba-ibang amoy, iba-ibang eksena. Ayan, oh, tingnan mo, oh, talagang alert na alert siya. He's taking everything in. Diba? So, this is a really good dog. I'm really happy with what we've come up with. Ito kay Ragnar. Ang gandang aso, matalinong aso. I think malaki ang potential nitong aso na to. Ganda ng drives niya. But he's not as agile as a normal or ordinary Belgian Malinois kasi nga ang bigat ng katawan niya. Yun lang yung trade-off dito. Pero pagdating sa deterrent factor and cute factor at the same time, panalo to si Ragnar. Tutuwa ako sa kanya. Okay, let me read some of your... Teka, banda dito tayo, Ragnar. Punta lang kami dito sa harapan ng... Oops, tricycle. Yan ang aming Kingdom Hall. Kami po ay mga saksi ni Jehovah. Dito po kami nagpupulong nung hindi pa pandemic. Yeah, so bawal pa dyan pumunta. Oh, dito nga tayo, Ragnar. Makaupo nga dito. Malinis ba dito? Ayan, so para makapagbasa-basa akong konti. Ah, yes. Sir Sonny Remo, shout out from Cuenca, Batangas, JFR Kennel. Kian Ferrer Fulgencio, greetings. Husband po ito ni Arian from Chevrolet Cainta. Hello po, Sir Kian. Opo, kumusta rin sa inyong misis? Si Ma'am Arian from Chevrolet Cainta. Ang napakabait at masipag na
na ano bang position niya doon? Parang sa service, no? Service department officer, si Ma'am Arian sa Chevrolet Cainta. Saan po si Loki? Nasa bahay po, Sir Bril Villasenor, Senior. Hello, Ma'am Esmeralda Lopez. Watching from Japan. Kumusta sa Japan? Naku, miss na miss ko na Japan. Actually, hindi pa ako nakapunta dyan. Ah, hindi. Naka-stopover lang pala ako sa may ano, Narita International Airport. Ayan. Kumusta na sa Japan? Isa sa mga magandang mga bansang magandang pasyalan siguro. Pero pagka may time na siguro. And pag may budget. Maluwag na tali ni Ragnar. Baka makawala, Sir. Sir Rolando Bandoho. Opo, medyo lumuwag nga eh. Pero mahirapan akong i-adjust kasi hawak ko yung cellphone ko sa isang kamay. And hawak ko yung leash sa isang kamay. Okay naman, hindi naman po ganun kaluwag. Pero kapag mali lang po yung hila, tapos opposing nung direction ng kanyang leeg, ay matatanggal. So, kailangan pagka ano, naglalakad kayo, sisiguraduhin nyo nga naman na yung collar na nakasuot sa aso ninyo ay fit snugly. Okay, malaki na yung pagaling dog ko. Sabi po ng kausap ko, complete na daw po siya. 6 months na po siya ngayon. 1 week pa lang po siya dito sa akin. Sir Joe Marie Anthony, ayos po. Opo, ano po kayang dog ang napunta sa inyo? 6 months. Okay, nice to see Kingdom Hall of Angono, Sir Sunny Remo. Opo nga eh, hindi na po natin nagagamit yung mga Kingdom Hall natin. Kayo po ba ay saksi? Watching from Winnipeg. Winnipeg, ano to? California ba, CA? Winnipeg, California or Winnipeg, Canada? I think it's Winnipeg, Canada. Hindi pa kasi ako nakarating dyan. Although matagal na ako in-invite ng tita ko sa Ontario. Wait lang. Sir Dex, terrific. Ito po ay isang super dog. 5 months old, crossbred, first generation ng Caucasian Ovcharka, Belgian Malinois mix across. Ayan. Hello, Ma'am Richelle Giron. Hello, Ma'am Richelle. Kamusta po kayo? Sir Derwin Julio, German Lab Husky. Ayan. Goho Doc Trebillo Nalub. Keith Kalilao Valite, variants ng SDN, ilabas nyo na po eh. Excited na po kayo pakain sa mga dog ko. Gusto ko na rin po talagang ilabas eh. Kaso po, dahil na naman sa mga ECQ na yan, medyo naantala po. Pero po, na-finalize na po namin. Kanina, pinicturean po si Loki para po sa packaging. Abangan ninyo, ang ganda ng packaging natin. Hindi ko na ikukwento sa inyo kung ano itsura ng bagong packaging, pero ang ganda ng design. Makikita nyo, baka hindi nyo na itapon yung mga bag ninyo ng SDN kapag ka nakita nyo yung bagong packaging. Ang ganda-ganda, parang collector's item na siya. Jo Marie Anthony, super dog siya, Dutch Shepherd Cross ng Belgian Malinois, name niya Georgia. Ayos po. Opo, dumadami na po yung mga may-ari ng mga dogs na nagbebelong sa super dog breed. Super dog breed natin. Ayan, so basta super dog, it means na mga product po yan ng mga working dogs. It doesn't matter kung anong breed sila or crossbreed man or mixed man siya. Basta offspring siya ng mga working dogs na matitindi magtrabaho. Yan, pwede po natin ilagay sa super dog breed. Bril Allen Gerson Pardo. Hello po, Ma'am Bril. Kamusta po kayo? Pasensya na po yung mga hindi ko mabasang mga comments kasi isang kamay ko lang ang ginagamit ko sa paghawak ng cellphone, isang kamay naman sa paghawak ng leash ni Ragnar. Ayan si Ragnar. Shoutout po Sir Mark Anthony Pontinglon Pelo. Ayan, Sir Jordan William Presco, may bibilan ba ng 1 kilogram ng SDN? 500 grams po meron. 5 kilograms meron. Diba no, Ragnar? Ayan, palagi ako update sa iyo, sabi Sir Mark Anthony Pelo. Salamat Sir Mark Anthony. Wala pa talaga't mahaba si Ragnar Doc. Sabi Sir David. Oo nga po eh. Okay, teka. Bago magtaka ang misis ko kung nasaan na ako.
Bago magtaka si Mrs. kung bakit hindi na ako umuwi sa bahay, ay hindi na tayo. Ano, Ragnar? Sige na. Go, go, go. Kaya ako gusto ko turuan yung mga aso ko na sila yung nangunguna sa akin. Ayoko yung nasa side ko. Gusto ko nauna yung aso sa akin. Diba, usually kasi pagka nag-heal, nasa side yung aso. Pero mas gusto ko yung nasa side. Oto, another training opportunity with a cat. Ganda ng pusa, oh. Oo nga pala, guys. I-preempt ko na, no? Ganda ng mata ng pusa, oh. Nagbo-blue. Okay, magkakaroon po tayo ng cat registry. Diba meron tayong dog registry? Yung ICGD. So, ICGD caters to all dogs, purebreds, crossbreds, mixed breeds. So, yun po yung ICGD. Pero magkakaroon na rin po tayo ng cat registry. Okay, so that's something to look forward to. Pinaparatrat ko na po yan sa ating ICGD IT team para mag-accept na po tayo ng mga registrations na mga pusa. So, just like ICGD, our cat registry will be non-discriminatory. You can register your purebred cats, crossbred cats, pusakals, puspins, and all sorts of cats, irregardless of race, size, color, whatever. Lahat po ay welcome na mag-avail ng ating cat registry. Okay, so maybe we're the only dog registry sa Pilipinas which also has a cat registry. So that's a first that I'm going to be we are going to be working on, and we're going to be proud of it, no? Kasi